wanted to know the truth behind this. So matinding accusation to, and until now we don't have an answer. Di ba? Totoo ba to? Sino ang nag-promise sa China na kurin yung BP Sierra? Have we made any investigation? I don't speak for China. I don't care about China. I don't care about US. Ang sa akin lang is malaman namin ang totoo kasi this started nung nawala nga sa atin ang Bajo de Masinloc. Isang bahura lang ang Bajo de Masinloc pero hitik ito sa mga isda at ibang yamang dagat. Kaya pabalik-balik dito ang mga mangingisda mula sa Zambales, Pangasinan at La Union. Dating kontrolado ito ng Pilipinas. Pero noong 2012 sa ilalim ng Administrasyong Aquino, napunta ang kontrol nito sa China at di na mapasok ng mga Pilipinong mangingisda. Batay sa mga report ng AFP, nag-umpisa ito nang magkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Maritime Surveillance Patrol. Aarestuhin sana kasi ng Navy ang mga mangingisda ng 8 Chinese fishing vessel na napag-alamang may nakuhang corals, giant clams at mga buhay na pating. Para hindi mauwi sa barilan sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China na sabay mag-withdraw ng mga barkong pandigma sa Scarborough Shoal. Ang problema, hindi malinaw kung talagang nag-pull out ang China. Dahil ilang araw lang pagkatapos nito, bumalik din doon ang mga barko ng China. Ilang buwan matapos nito, napag-alaman na nakikipag-usap din pala si Senator Antonio Tillanes IV sa Beijing, bukod pa sa Philippine Ambassador. Autorisado raw ni Pangulong Aquino ang backdoor diplomacy ni Tillanes. So we don't have a clear answer bakit nawala ang Bajo de Masinloc. We never had any answers bakit pabalik-balik si Tillanes sa China. And we never had answer dito sa allegations na binenta yung islands dyan sa Bajo de Masinloc. Ano ba yun? After nagkaroon ng negotiation, hindi nagkasundo, kaya binakuran, kaya ginawa yung West Philippine Sea. So, this is not part of ancient times, no? This just happened 2011, moving forward. So, most of the people involved ay buhay pa. So, why don't we get the truth out of this? And bakit hanggang ngayon ay walang nananagot? We need to know kasi baka yung mga islang pinaglalaban natin ay naibenta na pala. We need to know kung sino ang trumaidor sa Pilipinas. So, I hope we find an answers to these questions that until now, walang investigation, wala kaming alam sa mga nangyari before, bakit nagkaroon ng hakutan ng lupa, bakit nawala sa atin yung mga isla, at bakit sobrang aggressive ni China. Eh, hindi naman sila ganyan before, di ba? Before 2011. Before all of this happened. And now, we are left here. Na laging binubuli, na laging hinaharas. So, what went wrong? And we need an answer for that. And I hope the government will find an answer for that and hold those people accountable. Again, we do not want war, but we just wanted to know the truth so that alam natin kung ano mga pinaglalaban natin. Now, I hope that the armed forces will be there to protect our territory, but will not be there to engage in a war. They protect the country at all cost, but do not engage in a war. Sa lahat ng mga nangyari nandito, I still hope former President Duterte, and I know that kaibigan sila ni Xi Jinping, and I know na hindi tayo pababayaan ng dating presidente. So, I just wish and hope
that the Philippines will be able to make actions that would benefit majority of the Filipino. I'm not favoring China. Contrary, President Xi Jinping is my friend, but he knows that I'm a Filipino. At maybe, in case of total war, because by sheer popularity, Filipinos, 90% are pro-Americans. Who am I to go against that rising tide? I cannot just be keep on harping pro or pro-China or anti-China. I have to invest in what I believe is the present situation. If the Filipinos are 90% pro-China, wala tayong magawa. Then by all means, if at all, I may just, as a matter of principle, sabihin ko lang, hindi ako kasi, nagsabi na ako kasi na, ano ako, neutral ako.